Ay mga bash, so, kamusta kayong lahat? Sana na sa mabuti kayong kalagayan. At kung ako tatanungin nyo, okay pa ako sa alright dito. So again, ako si Gingvar, or mas prepared kung tawagin mo akong Ging or Gingging. Ako ay kasalukuyan nakatira dito sa Slovakia. So for today's video, ayun na nga mga bash, no? Magluluto ako ng tanghalian namin. So yung tanghalian ko mga bash, napagdesisyonan kong magda-diet ako. Sure! Diet, may diet na nalalaman ng vision nyo. So, yung ulam ko is gusto ko na lang mag-noodles tapos malagyan ko siya ng sabaw na may mushroom at saka giniling. So, yun yung akin. Tapos, ito naman mga bes, ang kay housemate ko. Yang mga patatas na yan. So, grilled chicken with patatas at chanterelle mushroom or mushroom ang ulam ng aking housemate. So, ayan mga besh, binalatan ko lang yung patatas, hinugasan, at pagkatapos ko siyang hugasan, hiniwa-hiwa ko lang siya doon sa hiwa na gusto ng aking housemate. Oo mga besh, sa gusto ng aking housemate, hindi sa gusto ko, kasi hindi ko naman to ulam. So ayan yung manok na binili niya sa labas. Hindi ko alam kung saan niya binili to, sa Bila, or sa Tesco, or sa Kaufland. Basta binili niya yan, nagbike-bike siya. Pag-uwi niya, may dala na siyang manok mga besh. So sa sobrang laki niyan, hinati ko siya at yung kalahati, binalik ko sa ref, tapos itong kalahati yung lulutuin ko. Tinanggalan ko lang siya ng mga tira-tirang bungot. Bungot? Ano ba Tagalog dun sa mga ano na yan? Yung pang mga, feeders. Basta yung mga pakpak niyang hindi natanggal lahat. So, tinanggal ko lang siya at hinugasan ko siya. At nilagay ko muna siya dyan sa gilid. So, pagkatapos ko siyang ilagay sa gilid, yung manok is bumalik ako dito sa aking patatas. Actually, mga bes, lumapit pala yung housemate ko dyan. Kasi, ayun ako, mamaya. So, ayan, bumalik ako sa patatas kasi lalagyan ko siya ng mga pampalasa. Ang ilalagay ko dyan, mga bes, is yung vegeta or yung parang magic sarap siya kung sa atin pa ba. Pero, Slovak version, vegeta ang tawag ni housemate niyan. So, nilagyan ko lang siya ng konti at nilagyan ko siya ng rosemary na dry rosemary. Tapos, paprika, sweet paprika kasi ayaw ng aking housemate ng manghang. Ayaw niya yung mga bes, kaya yung sweet paprika nilagay ko. Tapos nilagyan ko siya ng konting asin. Pagkatapos ko siyang lagyan ng konting asin, siya ay aking hinalo-halo hanggang sila ay magkaroon ng hanggang lahat ng patatas ay magkaroon ng yung nilagay ko. Para magkalasa lahat, kaya ayan, hinalo-halo ko siya. Kaya lumapit yung aking housemate mga bes kasi ayaw niya yan, ayaw niya yung lagayan na yan. Kasi dyan kung sana ilalagay yung manok, i-grill. Tapos sabi niya wag daw yan. May nilagay siya doon, sa aming oven na yun daw yung gamitin ko. Kasi ito daw tong maliit na to, yung kulay puti na yan. Pinaglagyan ko ng patatas at manok. Kasi maliit daw. Kaya wag ko daw dyan iluto yung ulam niya. O, diba? Siya na nga ang lulutuan ko. Ang dami pa niyang problema sa buhay. Ay, naku mga besh. So, ayan yung sinabi niyang gamitin ko. Ayan yung ininit niya. Tapos, ayan, kinuha ko sa oven. Kaya may, sapin ako sa aking kamay. Baka ako ay mapasok. So, inisprehan ko lang yan siya ng konting oil. Tapos, nilagay ko yung mushroom or yung chanterelle mushroom or yung koryat kasi Slovak na paborito ng aking housemate. Binudbud ko lang dyan at pagkatapos, inilagay ko yung patatas. Tapos yung manok, pagkatapos kung yung manok pala mga beses, lalagyan ko siya ng konting asin kasi para kahit paano magkalasa siya. Yung asin lang talaga mismo ang nilagay ko. Tapos bago ko nilagay sa oven yan is again nilagyan ko siya ng yung manok, nilagyan ko ng asin, tapos inisprehan ko ulit ng mantika at nilagyan ko siya ulit ng rosemary kasi mabango kasi yung rosemary mga beses, tapos gusto ng aking housemate 'yun. Kaya dinagdagan ko siya. At pagkatapos niyan, nilagay ko na siya sa oven at inantay ko siyang maligo. Ay, inantay ko siyang maligo at inantay ko siyang maluto. At pagkatapos, ay, ano ba? Ang gulo-gulo ng ano ko. Ay, Diyos ko, ang hirap mag-voice over, nawawala ka. Nadidistract ka kapag may nakikita ka sa harap mo. So, pagkatapos ko siyang nilagay sa oven is, habang inihintay ko siyang maluto, ako ay naligo. Yun yung ibig kong sabihin, mga besh. So, yeah. Ayan yung ulam namin for today's video.
Let's eat, mga besh. Wala akong bra. So, sawa na nato. Watay bra. Ikan mang kukuna ligo. Naramantas bayad. Dito magbra-bra. Ito lang yung akin. Noodles. Sabaw. Kulang ng asin yung ano ko, mga besh. Sabaw ko. Tapos, paminta. So, paano yung mga besh? Kain lang kami. Okay? Thanks for watching. Bye, mga besh. Dobrokot mo, ya? Oh, dobrokot. Nahatsing ako sa... paminta. Excuse me.